Ito na naman ang ating channel na nagbabalik at maghahatid sa inyo ng natatanging kaalaman. Mga kaibigan, totoo nga ba ang alien? Saan nga ba galing ang mga alien? Maging ang mga anghel o maging si Satanas? Maging ang kapaligiran natin, ultimo ang mga tubig, hangin at mga hayop, mga nilalang na mayroong buhay hanggang sa kaliit-liitan na nabubuhay dito sa ating daigdig. Hanggang ngayon, isa pa ring malaking katanungan sa sangkatauhan na kung sino nga ba ang gumawa ng lahat ng mga bagay na nakikita at mga kamangha-manghang mga bagay, pangyayari, maging ang mga misteryosong mga kaganapan dito sa ating mundo. Kagaya na lang sa marami nating video na kung sino nga ba talaga ang gumawa ng mga pyramid dahil ang pwesto nito ay eksakto sa Orion's Belt. Para saan naman ang mga malalaking simbolo ng kung tawagin ay Nazca Line? Para saan naman ang mga nakatingalang mga Moai na matatagpuan sa Easter Island? At para saan naman ang mga Stonehenge na talagang kahanga-hanga ang pagkakaayos pa nito? At ang nakakapagtaka pa dito, paano nila nabubuhat ang mga nagbibigatang tune-tuneladang mga bato? Napakarami pang iba na nakakamangha dito sa ating mundo, mga kaibigan, na talagang kahit mga eksperto man, nahihirapan silang tuklasin ang mga nasa likod nito. Maski ang mga taong nagpakadalubhasa ay hindi nila maisip kung ano ba talaga at para saan ang mga bagay na iyon, at hindi nila matuklasan hanggang ngayon kung paano nabuo ang mga iyon. Tanging ang naiisip lang ng mga nag-isipag-aral ay hindi kayang gawin ng normal na tao ang mga nakikita nating mga kamangha-manghang bagay dito sa ating daigdig, kundi sa tulong daw ng mga alien. Mga kaibigan, totoo nga bang alien ang gumawa ng mga bagay-bagay dito sa ating mundo? O sadyang gusto lang ni Satanas na iligaw tayo at ilihis tayo sa mas malalim upang tayo ay hindi sumampalataya sa ginawa ng Diyos? Sa sobrang laki ng ating kalawakan, posible nga bang merong ibang nilalang na namumuhay o nabuhay sa ating universe? Dahil ayon sa sinasabi kasi ni Erich von Däniken, isa sa mga tanyag na mananaliksik pagdating sa mga ancient alien, sabi niya, merong isang panahon na kung saan bumaba daw ang mga alien dito sa ating daigdig at gumawa sila ng mga tao upang gawing mga trabahador at minahin ang mga ginto at iba pang klase ng mga mineral upang gagamitin ito para sa kanilang teknolohiya. Dahil ayon kay Erich von Däniken sa kanyang pag-aaral, meron siyang sinasabi tungkol sa mga ancient alien na may dala ng karunungan dito sa ating mundo. Sila ang tinuturo kung bakit meron tayong mga strukturang kamangha-mangha dito sa ating mundo. Alam mo kaibigan, kung paniniwalaan natin ang sinasabi nila at sinasabi ng ibang mga siyentipiko, malamang sa malamang mga kaibigan, maililigaw ka at tuluyan ng hindi ka nasasampalataya na meron talagang Diyos na lumalang ng mga bagay-bagay dito sa ating mundo. Dahil sa kanilang pagpapaliwanag, nandoon ang lahat ng ebidensya tungkol sa mga gumawa ng mga bagay-bagay dito sa ating mundo. Talagang mapapaniwala ka, subalit, para hindi kayo mailigaw, merong sinasabi ang Biblia tungkol sa mga bagay na ginawa at kung sino ang dapat nating tanungin kung sino nga ba ang gumawa ng mga kamangha-mangha dito sa lupa. Science ba ang ating tatanungin? Pakinggan ninyo kung sino ang tatanungin dito sa Job 12:7-10. Ngunit tanungin mo ngayon ang mga hayop at tuturuan kanila at ang mga ibon sa himpapawid at kanilang sasaysayin sa iyo o magsalita ka sa lupa at magtuturo sa iyo at ang mga isda sa dagat ay magsasaysay sa iyo. Sinong hindi nakakaalam sa lahat ng mga ito na ang kamay ng Panginoon ang siyang gumawa nito? Nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay at ang hininga ng lahat ng mga tao. Kitam, ibig sabihin, sa pamamagitan ng mga nilalang sa lupa na ito, sila ang mangungusap sa iyo na ang lahat ng bagay sa mundong ito ay Diyos ang may gawa. Subalit, bakit may ganitong alien-alien na usapin at lumabas? Sino ang may gawa nito? Tanong, alien nga ba ang dumalaw sa ating planeta at gumawa ng mga bagay-bagay? O mga anghel na nilalang ng Diyos na sinasabing nagpabaya sa kanilang mga tungkulin? Sinasabi sa isang talata ng Biblia na ang mga anghel na iyon ay iniwan ang kanilang mga tahanan at kumuha sila ng mga asawa at mga anak na babae ng tao. Mas maganda, basahin natin dito sa Genesis 6:1-2. At nangyari,
Nang magpasimula na dumami ang mga tao sa balat ng lupa at mga kaanak ng mga babae na nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao at sila'y nangagsikuha ng kanya-kanyang asawa sa lahat ng kanilang pinili. Mga kaibigan, ito yung tinatawag nila ng mga fallen angels na nagkaanak sa mga babae ng mga tao at ang naging anak nila ay mga tinatawag na higante. Ganito naman ang sinasabi ng Genesis 6:4, basa. Ang mga higante ay nasa lupa ng mga araw na iyon at pagkatapos din naman na makisiping ang mga anak ng Diyos sa mga anak na babae ng tao at mga kaanak sila sa kanila, ang mga ito rin ang naging makapangyarihan ng unang panahon ng mga lalaking bantog. Ibig sabihin mga kaibigan, may mga ibang pag-aaral ang mga scholar ng Biblia na hindi talaga ang mga alien ang dumalaw sa atin kundi ang mga anghel. At sila din ang may gawa ng mga kamangha-manghang struktura ng unang panahon. Sa madaling salita, ang Diyos ang lahat ng gumawa ng mga bagay-bagay dito sa ating mundo at hindi ang alien. Alam mo, kung mapapansin mo, merong mga inukit ang mga sinaunang sibilisasyon ng mga larawan. Makikita sa mga inukit na bato na naglalarawan na ang mga tao noon ay naglilingkod sa mga higante na sinasabi na anak ng mga anghel. Dahil kung talino lang ang pag-uusapan mga kaibigan, alam na alam ng mga anghel ang mga bagay na karunungan dito sa lupa. Mapapatunayan naman yan dito sa 2 Samuel 14:20, basa. Ginawa po niya ito upang ipaalala sa inyo ang katayuan ng iyong anak. Ngunit kayo kamahalan ay kasing talino ng anghel ng Diyos at alam ninyo ang lahat ng nangyayari sa lupain. Dahil nga sa pangyayaring ito, nahaluan ang mga lahi ng mga tao. Ang ibang tao ay nagkaroon ng masasamang pag-iisip. Dito ay sinasabi nila, kaya nagpa siya ang Diyos gunawin ang unang sanlibutan sa pamamagitan ng bahang gunaw, na ang tanging naligtas lang ay sila Noe at ang kanyang pamilya, at maging ang mga hayop na nakapasok sa daong na ipinagawa ng Diyos sa kanya. Hindi talaga ang mga alien ang mga nanirahan sa ating kalawakan, kundi mga masasamang gawa at mga panlilinlang ni Satanas, mga masasamang espiritu, mga nilikha ni Satanas, upang ang mga tao ay mailigaw at imbis na maniwala na may Diyos na lumalang, e sa alien mabaling ang atensyon. Ganito naman ang mababasa tungkol dyan sa Efeso 6:12. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahalan ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Mga kaibigan, ang mga paniniwalang alien ay isa lamang paraan ni Satanas upang tuluyang iligaw ang mga tao at huwag maniwala sa Diyos. Kasinungalingan, ito ang pinaka numero uno na sandata ni Satanas at paraan niya upang patayin ang mga tao. Bibigyan ko kayo ng halimbawa mga kaibigan, paano niya pinapatay ang tao gaya ng ginawa niya kay Eva at Adan. Pinatay niya kasi si Eva at Adan sa pamamagitan ng kasinungalingan. Sinabi kasi ng Diyos kay Adan at Eva na kapag kumain sila ng bunga ng punong kahoy ng pagkaalam ng mabuti at masama, ay walang pagsala silang mamamatay. Ganito ang sabi sa Genesis 2:17. Datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon, ay walang pagsalang mamamatay ka. At dahil sa gustong patayin ni Satanas si Eva at Adan, sinabi ni Satanas dito sa Genesis 3:1, ganito ang sabi, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? Sumagot naman si Eva, ang sabi, alinman sa punong kahoy ay makakakain kami, datapwat. Sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain iyon, ni huwag niyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. At dahil nga sa kasinungalingan ni Satanas, sinabi niya kay Eva dito sa Genesis 3:4, tunay na hindi kayo mamamatay. Nang nakain nga ni Eva mga kaibigan ang bunga ng punong kahoy ng pagkaalam ng mabuti at masama, ay hindi naman talaga sila namatay, physically,
Dahil katunayan niya na nagkaroon pa sila ng anak pero namatay naman sila spiritually. Nang makakain sila ng bunga, pinaalis sila sa halamanan ng Eden. Ganito ang paraan ni Satanas, mga kaibigan, sa pagpatay ng tao sa pamamagitan nga ng kasinungalingan. Papatayin kanya hindi literal kundi espiritual. Kaya tama ang Biblia dahil si Satanas ay tinatawag na mamamatay tao. Si Kristo mismo ang may sabi niyan. Ganito ang sabi sa Juan 8:44. Kayo'y sa inyong amang Diablo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao, buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Kitam kaibigan, binabaliktad ni Satanas ang gusto ng Diyos para sa tao. Halimbawa, gusto ng Diyos mahalin mo ang kapwa mo. Ang gusto naman ni Satanas, pagmalupitan mo ang iyong kapwa. Gusto ng Diyos, mahalin mo ang asawa mo. Pero ang gusto ni Satanas, mangalon niya ka. Gusto naman ng Diyos na sumampalataya ka. Subalit, ang gusto ni Satanas, maniwala ka na walang Diyos at maniwala ka na lamang sa mga alien at mga kauri ng paniniwalang ito, gaya ng mga tikbalang, aswang, duwende, multo at iba pa. Ang gusto kasi ng Diyos, mga kaibigan, hanapin mo siya tulad ng sinasabi dito sa Lucas 11:10. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap, at ang humahanap ay nakasusumpong, at ang tumutuktok ay binubuksan. Subalit, kabaliktaran ang gustong mangyari ni Satanas, mga kaibigan. Ang gusto niya, huwag mo nang hanapin ang Diyos. Maniwala ka na lamang sa mga alien at magpakabuyo sa mga kalayawan at gumawa ka na lamang ng mga masasama. Sa ganitong paraan, mga kaibigan, hindi mo namamalayan na patay ka na pala ni Satanas. Ganito naman ang sabi sa 1 Timoteo 5:6. Datapwat ang nangagpapakabuyo sa mga kalayawan, bagamat buhay ay patay. Oo, mga kaibigan, maraming iniwan na nakakamanghang struktura ang sinaunang mga tao. Lumawak na ang kaalaman ng mga tao, subalit hanggang ngayon, palaisipan sa mga tao kung sino nga ba talaga ang gumawa ng mga nakakamanghang struktura tulad na nga lamang ng piramida. Sa mga ganitong pangyayari, unti-unti namang ang mga tao ay nalalayo sa katotohanan, lalo sa mga bagay na espiritual. Minsan, ang tao, naaalala lang ang Diyos kapag dumating na sa kanila ang napakatinding pagsubok. Kaya tama ang sabi ng Biblia na ang katalinuhang ito ng mga tao ay isa lamang kamangmangan sa Diyos. Ganito ang patotoo sa sinasabi sa 1 Corinto 3:19. Sapagkat ang karunungan ng sanlibutang ito ay kamangmangan sa Diyos. Sapagkat nasusulat, hinuhuli niya ang marurunong sa kanilang katusuhan. Dahil kung iisipin, kaibigan, dito papasok ang mga imbensyon ng mga tao nang dahil nga sa karunungan, ngunit siyang ikapapahamak din ng mga tao. Tulad ng mga ginawa ng Diyos na siyang pinagkakamalan na gawa daw ng ibang nilalang o alien. Sa halip na sa Diyos sumampalataya na ang lahat ng mga bagay ay ginawa niya o ipinagawa niya, ang gusto ni Satanas, maniwala ka na lamang sa mga paniniwalang alien at ibang kauri nito ang siyang gumawa ng mga bagay na nakakamangha dito sa mundo. Ikaw, kaibigan, matapos mong marinig ang lahat ng tungkol sa pagkakalikha ng Diyos sa lahat ng bagay, naniniwala ka pa rin ba na alien ang gumawa ng mga strukturang nakakamangha? O naniniwala ka pa rin ba na may alien? O tulad nga ng ating topic ngayon, panlilinlang lang ni Satanas ang mga alien upang maligaw ka kung ano ang totoo. Mag-comment ka lang, kaibigan, sa ating comment section at nais ko lamang pong ipaalam sa inyo na ang susunod nating tatalakayin ay ang panig naman ng kabila na meron nga ba talagang alien? Napatunayan natin biblically na kung sino nga ba ang gumawa ng mga bagay. Ngayon, scientifical naman ang ating isusunod na tatalakayin. Pero bago tayo magtapos, mga kaibigan, meron po akong topic na tungkol sa mga alien.
Iiwan ko ang link sa ating description box para mas lalo pa kayong maraming matutunan at mag-enjoy. Paano mga kaibigan, alam ko na sa ganitong kakaibang storya, meron na naman kayong bagong natutunan na higit sa kaalaman. Muli mga kaibigan, maraming maraming salamat po sa walang sawa ninyong pagsuporta sa ating YouTube channel. Hanggang sa susunod na talakayan. Paalam.